Habang nagpapatuloy si Keisuke sa tagumpay na may palakpakan sa mga miyembro at manunood ng Project D, natatandaan ng mga miyembro ng Team 246 na natalo ni Keisuke si Kobayakawa sa malaking margin na 7 segundo. Pagkatapos ay sinabi sa kanila ni Satoshi Omiya na natatakot siya sa kanyang pababang laban dahil sa kawalan niya ng takot pagdating sa pag-aalsa. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila na gagawin niya ang kanyang pinakamahusay ngayong gabi. Sinabi ni Fumihiro kay Ryosuke na nagpa siya si Omiya na maging chaser para sa labanan, na binibigyang kahulugan ni Ryosuke habang nagpa siya siyang pumunta sa isang lugar habang nasa karera. Sinabihan niya si Takumi na samantalahin ito sa pamamagitan ng paggawa ng kanyang hakbang sa ikalawang kalahati ng kurso at sinabihan siyang tapusin ang labanan sa unang pagtakbo mismo kung kaya niya. Sa panimulang punto, binati ni Omiya si Takumi na nakasisilaw ang kanilang mga aura. Habang nagsisimula si Fumihiro sa pababang labanan, tinanong ni Go Hojo si Eiji Kubo kung mayroon siyang anumang ideya sa labanang ito, kung saan siya tumugon ay wala siyang ideya sa pagkakataong ito. Bagamat talagang mabilis na driver si Omiya, may nararamdaman siyang kakaiba tungkol sa 8-6. Sinabi niya na si Takumi ay natatangi sa kanyang sariling paraan na nagpapabilis din sa kanya, nang sabihin ni Go na si Takumi ay sinusuportahan ni Ryosuke Takahashi. Samantala, sinabi ni Ryosuke sa mga miyembro ng Project D na dahil pareho ang AE86 at NB8 si Roadster na may iisang konsepto ng isang magaan na kotse na may Zippy engine na may liksi sa pagtakbo sa maangin ng mga kalsada, ang labanan ay pagpapasya ng mga instinct ng driver, lalo na sa kanilang mga sasakyan. Habang ang dalawang sasakyan ay tumatakbo pababa sa matutulis na sulok, sinabi ni Omiya na kahit na isang matalinong opsyon na obserbahan ang Project D habang humahabol, na naging sanhi ng pagkatalo ni Kobayakawa. Kaya naman pinili niyang manguna at panatilihin ang kanyang lakad sa halip na obserbahan ang 8-6. Samantala, tinalakay ni Keisuke Kinakenta at Tom Iguchi na kahit mukhang madali para sa kanya ang kanyang laban, nahirapan siya. Baka mas mahirap para kay Takumi dahil mas sanay ang kanyang kalaban. Sinabi ni Tom Iguchi na maaari itong maging disadvantageous para sa 8-6 sa lumang suspensyon nito. Ngunit tiwala si Keisuke sa mga plano ng kanyang kapatid at sa kanilang koponan. Sa kalagitnaan ng kurso kung saan ang dalawang sasakyan ay dumaan sa isang hairpon na may mga manunood na nagpapalakpakan, naalala ni Kobayakawa ang kanyang labanan sa parehong punto sa kurso kung saan nakaramdam siya ng pagkabigo sa mga galaw ni Keisuke dahil hindi niya ito mahuhulaan ng maayos. Sa palagay niya ay dapat na ganoon din ang nararamdaman ni Takumi ngayon at walang sinumang driver ang makakagan sa puntong ito. Sa Saitama Prefecture, nakikita si Mika na naliligo sa kanyang bathtub. Napansin niyang lumalaki ang kanyang mga kalamnan dahil sa kanyang pang-araw-araw na mga sesyon ng pagsasanay sa golf. Nais niyang makapunta siya sa beach ngayong summer vacation kasama si Takumi at iniisip kung ano ang ginagawa nito sa kasalukuyan, iniisip kung nakikipagkarera siya sa isang lugar sa Kanagawa. Samantala, pabalik sa Yabitsu, ipinaliwanag ni Ryosuke kina Fumihiro at Matsumoto ang kahalagahan ng pagpepreno sa pababa. Dahil ang karera sa kalye ay hindi tulad ng karera sa mga circuit kung saan may mga palatandaan, ang mga intuisyon ng driver ay kinakailangan para sa perpektong pagpepreno, at si Takumi ay walang pagbubukod pagdating sa perpektong pagpepreno. Gayunpaman, sinabi niya na ang mga driver na nagtatago ng kanilang tunay na kasanayan sa pagpepreno ay mas mahusay dahil ibinubunyag lamang nila kapag nagpasya silang tumira sa labanan. Gayunpaman, tulad noon, biglang nagpreno si Omiya at mabilis na pumasok sa isang sulok, kaya nagsimula ang kanyang sprint. Napagtanto ito ni Takumi sa ilang segundo at biglang sumunod sa kanyang suit, sa kabila ng napagtanto niyang huli na siya ng kaunting oras sa pagpepreno. Ipinahayag ni Omiya na ngayon ay nasa kanyang buong potensyal at nasa isang mapanganib na sona. Sina Go Hojo at Eiji Kubo ay sabik na tumitingin sa dalawang sasakyan habang sila ay lumalampas sa kanila. Sinabi ni Kubo na ang mga kotse noong panahong iyon ay madalas na kumilos ng napaka-agresibo dahil sa kanilang matigas na pagkakasuspinde. Nagkomento rin siya na natun sila sa paraang maaabot nila ang kanilang pinakamataas na performance sa bilis na 100 km/h, 62 miles per hour. Bumalik sa panimulang punto, tinalakay ni Ryosuke at Matsumoto ang pamamahagi ng timbang ng NB8C na mas bias sa harap, na humahantong sa mga oversteer. Alam nila na ang Team 246 ay nagton ng kanilang mga sasakyan sa paraang ito ay naasikaso ng sapat na pagtanto ni Fumihiro na kung kahit papaano ay maalis ang balanse ni Omiya sa sasakyan, maaaring magkaroon ng pagkakataon si Takumi.
Nang malaman na nakakasabay pa rin si Takumi sa kanya, iniwas ni Omiya ang kanyang rearview mirror para mas makapag-concentrate siya sa unahan. Pagkatapos ay biglang kinuha ni Takumi ang kanyang pagkakataon at ibinaba ang kanyang mga headlight, na ikinagulat ng mga nanonood sa malapit. Sa pag-aaral tungkol sa balitang ito, sinabi ni Ryosuke na napagtanto ni Takumi na sinasamantala niya ang bulag na diskarte sa pag-atake upang pagtakpan ang kanyang kawalan sa high-speed section. Maliban sa pag-abala lamang sa kanyang nakakasakit na kakayahan, na hindi gumagana para kay Omiya habang siya ay tumututok sa daan sa unahan, ang diskarte sa bulag na pag-atake ay nagbibigay daan din sa mas aerodynamic na daloy para sa kanyang 8-6. Naghihintay si Takumi ng perpektong sandali upang muling buksan ang kanyang mga headlight kapag lumawak ang kalsada sa unahan. Pagkatapos ay muling binuksan ni Fujiwara ang kanyang mga headlight, na naging sanhi ng pagkalito ni Omiya sa pag-iisip ng ilang kabaligtaran ng trapiko, lumilipat sa tabi at lumikha ng espasyo. Ngunit hindi planong umatras sa labanan, ang kalsada ngayon ay biglang nag-uugnay sa isang mas maliit na lane na may dalawang sasakyan na naglalaban sa tabi ng makipot na daanan. Si Omiya ay humatak sa harap ng karera habang pareho silang lumalapit sa isang matalim na 90 degree na sulok, na si Omiya ay muling nangunguna. Gayunpaman bago pa lamang makadaan sa kanto, narinig ni Omiya ang isang malakas na kalabog ng metal sa likuran niya, na nagkataong ang GT wing ng kanyang sasakyan ay bumangga sa isang balakid sa kurso. Habang papalapit sila sa isang high-speed corner gayunpaman, ang roadster ni Omiya ay nawala ng kontrol at ganap na umiikot, kasama si Takumi at Omiya na nakatingin sa isa't isa habang nilalampasan ang una ang huli. Si Takumi ay nagpapatuloy sa tagumpay habang si Omiya na ngayon ay umikot sa kanyang sasakyan na sinasabing hindi niya araw ngayon. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself.